Jenny sa kanyang sasakyan. Samantala sa kabilang banda naman, dahil gustong malaman ni Leon ang pangalan ni Jenny kaya tumakbo siya palabas, ngunit hindi niya ito naabutan dahil saktong nakalis na ito. Samantala sa kabilang banda naman, habang nasa daan sila, ay kinuwento ni Jenny ang nangyari. Galit na galit si Luke sa ginawa ni Divina kay Jenny dahil pinangako nitong pro-protektahan niya sa Jenny. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na may pupuntahan ka ngayong gabi? Medyo galit na tanong ni Luke kay Jenny. Sorry, hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayaw kong mag-alala ka pa. Sagot naman ni Jenny. Aminado naman siyang may kasalanan talaga. Jenny naman, kahit gaano ako kabisi, may oras pa rin ako sa'yo. Paano na lang kung hindi ako tumawag? Paano kung may nangyaring masama sa'yo na masama doon at hindi ako dumating? Sunod-sunod na tanong nito dahil sobrang pag-aalala nito ko Jenny. Sorry, alam kong kasalanan ko lahat. Hindi ko sinabi sa'yo. Hindi ko naman alam na andun din pala ang babaeng iyon. Sagot ni Jenny. Please Jenny, next time, kung alam mong alanganin ka sa mga lugar na pupuntahan mo, please lang sabihin mo sa akin, lalo na ngayon sa mga panahon ito. Hindi natin alam kung kailan lusob ang mga kalaban natin. Ani ni Luke, sorry na, sa susunod, sasabihin ko na po sa'yo. Paglalambing na sagot ni Jenny kay Luke, kapag maulit pa ito, mapipilitan na akong bigyan ka ng bodyguard mo. Ani ni Luke, no please, ayaw kong may nakasunod sa akin palagi. Pakiusap ni Jenny kay Luke. Kaya please, ayaw ko nang maulit ito. Ani ni Luke dito. Yes, promise hindi na po. Sabay pataas ng kamay nito. Nanangako kay Luke. Hinawakan naman ni Luke ang kamay nito. Saka hinalikan nito. Tinawagan ni Luke si Sekan na kunin ang sasakyan ni Jenny at sinabi nito kung saan lugar. Samantala sa kabilang banda naman, galit naman si Leon dahil hindi nito nasundan si Jenny. Dahil sa pagpigil ni Divina sa kanya, maliit lang Pilipinas, makikita rin tayo. Ani ni Leon sa kanyang isip. Samantala sa kabilang banda naman, nagwawala naman si Divina pagdating ito sa kanilang bahay. Dahil sa kahiyan ulit kanina na nangyari, naisa na naman siya ni Jenny. Galit din siya kay Leon. Kung hindi dahil dito ay nasa ospital sana si Jenny ngayon. Nakaratay kung natuluyan itong natamaan ng bote ang ulo nito. Hayop ka talagang babae ka. Ako na mismo ang papatay sa'yo. Sigaw ni Divina na nasa kanyang room. Hindi maaring pati si Leon ay aahasin mo ring haliparot ka. Sigaw ulit nito. Samantala sa kabilang banda naman, pinatid lang ni Luke si Jenny. Pag-akyat ni Jenny ay agad na itong naligo dahil sa lagkit ng katawan niya. Dahil sa alak na sinaboy sa kanya ni Divina kanina. Buti lang at nakaganti siya dito. Ngunit nasa isip niya ang lalaking nagligtas sa kanya kanina. Sino kaya ito? Sa isip niya. Samantala sa kabilang banda naman, hindi naman makatulog si Leon. Kakaisip kay Jenny. Hindi niya alam kung bakit laging sumasagik sa kanyang isipan ang mukha ng babae na ngayon lang niya nakita. May kaugnayan kaya ito sa kanya sa isip niya. Samantala sa kabilang banda naman, dahil sa nangyari kanina kaya inutusan ni Luke sa Sekan na maghayo ng tao para manmanan si Divina. Sa mga binabalak nito, alam niyang hindi nito tantanan si Jenny hanggat hindi nakakaganti ka Jenny. Ayaw niyang mapahamak ito dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang galit ni Divina kay Jenny. At magbibigay din siya ng mababantay kay Jenny na hindi nito ipapaalam kay Jenny dahil alam nitong hindi ito papayag gaya ng sinabi nito kanina. Pero gusto niyang masigurado ang kaligtasan nito dahil alam niyang may makalaban sila sa paligid. Dapat nakanda sila sa anumang mangyari. Nakatanggap ng tawag si Luke mula sa kanyang kaibigan na inutusan nitong mag-imbestiga kung umalis ba doon ang asawa ni Rebecca. At hindi nga siya nagkakamali. Ang kanyang nakita sa airport nung araw na hinatid nila ang kanyang mga magulang ay ang asawa ni Rebecca. Kailangan niyang pabantayan si Rebecca at ang mga taong malapit sa kanya dahil alam ni Luke na gaganti ito sa kanya. Napakulong ito ni Luke noon, ngunit habang nakaratay siya noon sa ospital ay nakagawa ito ng paraan para makalaya. At ngayon ay nasa bansa na ito. Alam nitong hanapin ito ang kanyang mag-ina at hindi papayag si Luke na mabawi niya mga ito. Kinabukasan, nagdagdag ng matauhan si Luke sa labas ng kondo ni Rebecca at naglagay pa ito ng mga CCTV para makita nito ang paligid ng kanyang kondo kung saan nakatira sila Rebecca. Tinawagan ito si Titus. Bigyan siya ng mga magagaling na bodyguard. Sige bro, bibigyan kita, magpapadala ako sa opisina mo. Ani ni Titus kay Luke. Salamat bro. Sagot lang ni Luke at nagpaalam na ito sa kaibigan. Kalmado lang si Luke habang nag-iisip sa kanyang mga plano. Sisiguraduhin muna niyang maging safe ang mahal niya sa buhay.
Habang nakatutok ang kanyang mamata sa computer na nasa kanyang harapan ay naisip nito si Jenny. Lalo na ngayong sobrang init ng dugo ni Divina kay Jenny. Nakikita niyang busy si Jenny sa trabaho nito kaya hinayaan lang niya ito. Ayaw niyang ipalata dito ang mga nangyayari dahil ayaw niyang mag-alala ito. Habang nasa malalim na pag-iisip si Luke ay may mensahe itong natanggap na pangiti ito sa mensaheng nabasa. Matutunaw yata ako niyan. Tagusan ang tingin mo sa akin eh. Ani ni Jenny na may kasamang emoji. Wala lang, na-miss kita. Please come. Reply naman ni Luke dito. Not now, later. May tinatapos pa akong trabaho. Reply naman ni Jenny. Sabay balik ulit ito sa trabaho. Aminin man niya o hindi, minuminuto niyang namimiss si Luke. Kahit pakasama niya ito palagi, hindi siya magsasawa ang titigan ito. Makita lang ni Luke na nakangiti si Jenny ay parang nawawala na ang kanyang mga iniisip. Dapat maayos na niya lahat ang mga problema sa kanyang paligid na walang nadadamay na tao, lalo na ang kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, sa kabilang banda naman, sa sobrang dami ng pasyente parang gusto nang himatay ni Lisa. Ilang oras lang ang kanyang pahinga. Kahit pa sabing overtime iyon, kailangan pa rin niyang magpahinga ng mahababang oras. At dahil siya ang assistant ni Dr. Harold, kaya wala na siyang magagawa kundi magtrabaho hanggat kaya niya. Saka na lang siya hihingi ng day off kapag konti na lang ang mga pasyente. Nakakabaliw talaga itong mga ibang pasyente. Sa isip ni Lisa habang nagra-round sila ni Dr. Harold, ang iba kahit ang tatanda na ang hirap pa rin painumin ng mga gamot. Ang iba naman ang aarte at naiinis siya sa mga boyfriend na sweet sa kanyang harapan na nagsusubuan pa. Parang kinikilabutan si Lisa sa nakikita. Hindi niya alam na nakita siya ni Dr. Harold. Napapangiti na lang ng palihim si Harold sa nakikita kay Lisa. Okay ka lang? Tanong ni Dr. Harold kay Lisa. Oo dok. Nautal na sagot ni Lisa dito. Tara, last round na natin ito. Pwede ka nang umuwi. Ani ni Harold sa kanya. Ay, sa wakas, makapagpahinga rin. Mahinang sambit ni Lisa at sumunod na ito kay Harold na nauna na. Samantala sa kabilang banda naman, Leon, bakit hindi mo sinabi na umuwi ka ng Pilipinas? Wika ng ginang na nasa kabilang linya nakausap ni Leon. Tita, biglaan lang uwi ko rito. May aasikasuhin lang ako. Sagot naman ni Leon. Leon, kilala kita. Wika naman ng ginang. Tita, babalik ako kapag okay na ang pinunta ko rito. Sabi naman ni Leon. Susunod ako sa iyo dyan. Wika ng ginang. Tita, ako nang bahala. Kaya ko na ito. Babalitaan kita kapag natapos na misyon ko. Sabi ni Leon sa kausap nito. Hindi ako papayag na pati ikaw mapahamak. Galit na wika ng ginang. Huwag po kayong mag-alala tita. Mag-iingat na ako this time. Ani ni Leon. No, aayusin ko muna dito bago ko lilipat papunta dyan. Hindi ko makakalimutan ang araw na pagkawala ng anak ko. Igaganti ko siya. Marina wika ng ginang sabay putol sa linya. Dahil ayaw niyang tumutol pa si Leon. Samantala sa kabilang banda naman, dahil may sarili ng sasakyan na si Jenny kaya siya na lang umuwi mag-isa. Ngunit ang hindi nito alam na may mga tauhan si Luke na nakasunod sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Nasa kaligitnaan na nagdaan si Jenny nang may napansin itong isang sasakyan na kanina pa sumisingit para pantayan ang kanyang sasakyan. Hindi niya maaninag ang nasa loob ng sasakyan dahil medyo madilim na. Sir, may isang sasakyan na sumusunod kay Ma'am Jenny. Balita ng mga tauhan ni Luke na sumusunod kay Jenny. Lapitan nyo, siguraduhin nyong walang mga masamang mangyari kay Jenny. Sin mo sa akin ang location nyo. Now na, sigaw ni Luke at agad itong patakbong sumakay sa kanyang sasakyan para puntahan si Jenny. Binilisan pa ni Jenny ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Ngunit talagang walang balak na sumuko ang mga sumusunod sa kanya. Gusto mo ng laro ah, pwes pagbibigyan kita. Wika ni Jenny. Magaling sa pagmamaneho si Jenny kaya hindi niya aatrasan kung sino man ang gustong habulin siya. Ayaw mo talaga magpahuli ah, humanda ka sa akin babae ka. Sabay kuha nito sa kanyang baril para paputukan si Jenny. Naipit naman sa likuran ang mga tauhan nilo kaya hindi nila makaberan si Jenny. Magaling sa singit-singit si Jenny dahil maliit ang kanyang sasakyan kaya kayang-kaya nito ang sumingit. Nasa highway na sila. Halos naabutan na nito si Jenny ngunit hindi nila napansin ang malaking sasakyan na papaliko. Sa lakas at bilis nilang dalawang mapatakbo ay huli ng lahat. Nang napansin nila ito, isang malakas na tunog ang narinig ng lahat na sumalpok sa malaking truck. Napalibutan na ng mga tao at pulis ang paligid ng naaksidente masasakyan. Halos nanghihina si Luke na nakita nito na may dugo ang sinakay sa ambulansya. Hinahanap nito si Jenny ngunit wala itong makita. Halos mabaliw na si Luke sa kakahanap kay Jenny. Luke,
Tawag ng isang babae na nasa likuran nito. Jenny? Agad na tumakbo si Luke papalapit dito. Niyakap niya na may pit si Jenny. Akala niya hindi na niya ito makikita pa. Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Sunod-sunod na tanong ito at tinignan ang buong katawan nito. Walang galos ito. Bago buwan umabot si Jenny sa truck kanina ay nakabig na nito ang manubela para makaiwas dito. At ang sumalpok sa sasakyan ay ang sasakyan ng taong umahabol sa kanya. Agad na tinignan ni Jenny kung sino ang sakay ng sasakyang iyon. Nagulat sila ni Luke sa nakita. Naipit itong sasakyan kaya kailangan nilang makuha ito sa loob. Dibina, sabay na bigkas ni na Luke at Jenny. Agad na tinakpan ni Luke ang mamata ni Jenny na makitang duguan ang buong katawan, lalo na ang mukha nito. Hindi akalain nila na ganito ang kahinatnan ng galit nito kay Jenny. Saan ang sasakyan mo? Tanong ni Luke dahil hindi ito makitang nakasama sa salpukan. Tinuro naman ni Jenny kung nasaan ang kanyang sasakyan. Sininyasan naman ni Luke ang isa sa kanyang tauan na i-drive ang sasakyan. At tumango lang ito kay Luke. Let's go, makibalitan lang tayo sa kalagayan ni Divina kung ano ang resulta. Ani ni Luke at inalayan ito si Jenny. Pasakay sa kanyang sasakyan. Hindi ko akalain na ganito na lang ang galit sa akin ni Divina. Na kahit buhay niya kaya niyang ibuwis makaganti lang sa akin. Ani ni Jenny. Habang nasa daan na sila pauwi sa bahay ni Luke. Ayaw niya muna mag-isa si Jenny sa gabing ito dahil baka malaman ng pamilya ni Divina na ito ang dahilan ng pagkadisgrasya ni Divina. Ay balikan nila ito at iyon ay hindi niya papayagan. Magkamatayan na. Hindi niya hayaang madamay si Jenny sa nangyari kay Divina. Tinawagan ni Luke ang kakilala nito na kunin ang cam sa dashboard ng sasakyan ni Divina. Dahil alam ni Luke na may cam ito. Ako na pong bahala sir. Malinis ang pangyaring ito at walang madadawit. Sagot naman ang kausap nito. Salamat. Tatawagan ka ni Sekan kung saan kayo magkikita. At kukunin niya sa iyo ang cam at siya nang bahala sa pera. Bilin Luke sa kausap. Sure sir, mamaya nasa iyo na ang hinihingi mo. Sagot naman ito kay Luke. Salamat, maasahan ka talaga. Ani ni Luke. Ako pa ba? Basta ikaw walang problema. Malakas ka sa akin eh. Sabi nito, nagpaalam na si Luke dito at pinatay na nito ang linya. Sa bahay ka muna habang wala pang lumalabas na resulta. Sa nangyari, ayaw kong madamay ka at makalatkad ang pangalan mo. Sabi ni Luke kay Jenny. Wala akong magamit. Sagot naman ni Jenny. Dadaan tayo sa condo mo. Sagot naman ni Luke. Tinawagan nito si Namangjel at Lynn na ihanda ang isang guest room dahil may bisita silang darating. Agad namang tumalima ang dalawa para gawin ang utos ng kanilang amo. Sino kaya ang bisita? Tanong ni Mangjel kay Mang Lynn. Hindi ko rin alam kung sino. Nako, huwag lang sana bruha, baka masubunutan ko. Ani ni Mangjel kay Manang Lynn. Tama, baka malason ko ng di oras. Sabi naman ni Manang Lynn. Pero alam ko hindi basta-basta magdala si Sir Luke ng bisita na may masamang ugali sa pamamahay niya. Anin Mang Jel. Tama, ay alam ko na, baka si Ma'am Jenny. Sabi naman ni Manang Lynn habang inaayos nila ang room. Eh tama ka, baka siya nga. Sang-ayon naman ni Manang Jel. Ay bet ko yan, sana siya nga para walang problema. Nakangiting sabi ni Manang Jel. Agad nilang natapos ang pinapagawa na kanilang boss. At alam nilang doon kakain ang boss nila at ang bisita, kaya naganda naman sila ng pagkain para sa darating. Maraming kasambahay si Luke. May kanya-kanyang trabaho ang bawat isa sa kanila. Pero ang pinagkakatiwalaan talaga ni Luke ay si Manangjel at Lynn. Matagal na rin ito sa kanya noon pa. Samantala sa kabilang banda naman, matapos kumuha ng damit si Jenny ay umalis na sila pauwi sa bahay ni Luke. Umayag na rin siya sa plano ni Luke dahil alam niyang siya ang pag-iinitan ng lahat kapag nalaman nila na siya ang inahabol ni Divina. Nasanhin ang pag-aagaw buhay nito ngayon. Maghintay lang sila sa palita mamaya kung ano na nangyari kay Divina. Samantala sa kabilang banda naman, nagulat si Leon sa nangyari kay Divina. Hindi ito basta-basta sa nangyari sa babae na walang dahilan. Nagpadala ito ng tauhan para paimbestigan kung ano talaga nangyari dito. Alam niya at malakas ang kutob niya na may kinalaman ang babaeng nakaaway nito sa club noon. Ihintay niyang lumabas ito at makita ulit. Aalamin nito kung bakit ganoon na lang ang galit ni Divina sa babae na nasa bar noon. Pero hindi niya makakalimutan kung ano ang sinadya niya para umuwi sa bansa. Marami na rin siyang mga tauhan para hanapin ang taong pinapahanap niya at hindi siya titigil hanggat hindi niya makukuha ang gusto niya. Samantala sa kabilang banda naman, sir, hawak ko na ang dashcam ni Divina. Ani ni Sekan kay Luke. Alam mo nang gagawin mo dyan. Sagot naman ni Luke. Sige sir, ako na pong bahala. Sagot naman ni Sekan. Salamat, balitaan mo ako kung anong lagay ni Divina. Bilin Luke dito. Babalitaan kita agad kung ano na po ang update ng kalagayan niya. Once tumawag na yung nutusan kong magmasid sa ospital, sabi naman ni Second kay Luke. Sige, salamat.
Nasa bahay na kami, ani ni Luke at pinatay na nito ang linya. Sabi ko sa iyo si Ma'am Jenny, ang kasama ni Sir Luke, ani ni Mang Gel kay Manang Lin, ay mabuti naman para mas masaya si Sir Luke at may kasama na tayo dito sa bahay. Sabi naman ni Manang Lin, habang daladala nila ang gamit ni Jenny sa room nito sa taas. Manang Gel, pagkatapos niya pong maayos ang gamit ni Jenny, pakihanda kami mamaya ng dinner. Utos ni Luke sa kanila, yes sir, nakahanda na po kami. Sagot naman ito, sige Manang, salamat. Mamaya po konti kami kakain. May pag-uusapan lang kami sa library. Pakidalhan kami na maiinom. Utos ni Luke sa kanila at umakyat na sila ni Jenny sa library. Kung saan natatrabaho si Luke kapag hindi nila natapos sa opisina ang trabaho. Habang nag-uusap naman si Luke at Jenny, ay biglang naalala ni Jenny na tanungin kung sino ang asawa ni Rebecca. Nagulat naman si Luke kung bakit ito natanong ni Jenny. Bakit mo naman natanong? Tanong ni Luke at Jenny. Wala lang. Parang pakiramdam ko kasi may tinatago. Si Rebecca, ani ni Jenny. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, makinig ka. Wika ni Luke. Sige, willing ako makinig. Sagot naman ni Jenny at nagsimula na nga itong nagkwento kay Jenny. Isang drug lord ang asawa ni Rebecca. Nalaman kong sinasaktan siya nito at pilit makipag-divorce si Rebecca sa kanya, ngunit hindi ito pumayag dahil hindi ko na kayang nakikita si Rebecca na ganon, kaya napilitan akong harapin ang asawa niya. Ngunit hindi ito napatinag, nagkaroon ng sagupaan sa aming mga panig. Habang tinutugi siya ng mapulis ay nahabol ko rin siya, ngunit mas marami siyang tauhan kaya naisa nila ako. Binangga nila ang sinasakyan ko at bumangga ako sa isang malaking puno. Sa lakas ng pagkabunggo kaya ako nawala ng malay. Naging gulay ako ng ilang buwan, kinawalan ako ng kontak sa iyo. Napakulong nila ang asawa ni Rebecca, ngunit nakalaya rin ito. Dahil natakot si Rebecca na baka balikan ako sa ospital, nawala pa akong malay, inurong niya ang demanda laban sa kanyang asawa. At sa ngayon ay malakas ang kutob ko na nasa bansa ang kanyang asawa, at alam kong hinahanap nito si Rebecca at ang kanilang anak. Mahabang kwento ni Luke kay Jenny. Sorry, ngayon ko lang nalaman lahat ang pinagdadaanan mo. Malungkot na wika ni Jenny. Wala na yon, wala kang kasalanan. Pasalamatan lang tayo at naging okay ako. At ito ngayon, magkasama tayo. Sabi naman ni Luke, tama ka. Kung nasa bansa ang asawa ni Rebecca ay dapat mas lalo kayong mag-iingat. Alam kong babalikan at gaganti pa rin iyon sa inyo, ani ni Jenny. Alam kong gaano katuso ang asawa ni Rebecca, kaya paghahandaan ko ang laban namin ngayon. Kung sakaling aatake siya, wika naman ni Luke. Please lang, ayaw ko na ulit mapahamak ka gaya ng dati. Ilang beses ka nang nailagay sa kabamakan. Baka hindi ko nakayanin kung mawala ka. Malungkot na wika ni Jenny. Halika nga dito. Hindi na yun mauulit dahil alam kong mag-aalala ka. Nakangiting wika ni Luke at niyakap nito. Niyakap naman siya ni Jenny na magpit. Parehas lang dalawa na ayaw na nilang mapahamak ang isa't isa at ayaw nilang magkaliyo pa. Nasa ganong eksena sila nang pumasok si Manang Gel sa loob ng library. Dala nito isang tray na may kargang inumin nila. Sorry sir ma'am, nakayo kong paumaning wika ni Manang Gel. Okay lang Manang, masanay ka na. Mas lalo kung magiging asawa ko na siya, nakangiting wika ni Luke. Inilig naman ang matanda sa sinabi ni Luke. Inurot naman siya ni Jenny sa kalokohan nito. Naka sir, siguro kapag si Ma'am Jenny ang magiging asawa mo, mas masaya ang bahay. Wika naman ni Manang Gel na nakangiti pa itong sabay lapag ng inumin nila at nagpaalam na ito sa kanila. Kita mo na, mas masaya ang bahay kapag meron ka. Ulit naman ni Luke Jenny. At kung ano pa ang susunod na mangyari, abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay isiniwalat na nga ni Luke dito kay Jenny ang kanyang nakaraan, na kung saan sinabi niya na ang asawa nitong si Rebecca, ang stepsister niya, ay isang drug lord, na kung saan ito ang dahilan kung bakit nakarata ito sa ospital ng mga ilang buwan. At atin na rin nasaksiyan ang isang trahedya na kung saan napuruan nitong si Divina dahil sa sarili niya rin kagagawan, na kung saan ay balak niyang patayin itong si Jenny subalit hindi siya nagtagumpay at siya pa ngayon ang napuruan. At dahil nga sa mga banta dito kay Jenny ay napagdesisyonan ni Luke na sa bahay niya patirahin ito si Jenny para mabantayan niya para sa kaligtasan nito. At masayang masayang ang dalawa dahil magkasama ulit sila. Kita mo na, mas masaya ang bahay kapag meron ka. Ulit naman ni Luke kay Jenny. Narinig ko sir, sagot naman ni Jenny. Sir ha, ani ni Luke sabay halik sa labi ni Jenny bilang parusa nito sa pagtawag sa kanya ng sir.
dahil iyon ang usapan nila. Hindi naman tumutol si Jenny sa halik na iyon ni Luke at tinugunan niya ito. Lumalim pa ang halik na pinagsaluhan lang dalawa. Naging mapanghas ang halik ni Luke at walang tutol na tinugon ito ni Jenny. Mas lalong naging wild silang dalawa sa mga oras na iyon. Naging mainit ang kanilang makatawan at sumasabay sa tawag ng laman. Naging malikot ang mga kamay ni Luke na gumagapang sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Jenny. Malayo itong hinawakan ang buong parte ng katawan ni Jenny. Napakapit na lang si Jenny sa leeg ni Luke habang walang bumibitaw sa pagkakadikit ng kanilang mga labi. Unti-unting natanggal ni Luke ang botones ng blouse ni Jenny at dahil sa mabilis na pangyayari ay hindi nila inakala na narating na nila ang kwarto. At doon na nga nagsimula na nga nagsalpukan ang dalawa. Nag-online sabong na naman lang ito hanggang sa narating na naman nila ang tuktok ng kalawakan, ang Planet Namek, at naghihintay na doon si San Pedro para kamustahin silang dalawa. Dahil sa sobrang sarap ng kanilang pinagsaluhan na pagmamahalan, pabagsak na humiga si Luke sa tabi ni Jenny at inalikan ito ang noon ng dalaga at niyakap naman siya ni Jenny sa kanyang dibdib. Nagtataka naman si Mang Jill at Mang Lynn dahil mag alas 8 ng gabi hindi pa bumababa si Luke at Jenny. Bakit hindi pa bumababa si na sir? Tanong ni Mang Lynn kay Mang Jill. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Atin-atin lang ito ha. Bulong ni Manang Jill kay Lynn. Sure, ano yon? Excited naman ang tanong ni Manang Lynn. Dito kay Manang Jill. Habang kinikwento naman ni Manang Jill kay Lynn ay kinikilig naman ito. Dinaid pa ang teenager ang dalawa. Sana magpakasal na si sir at si ma'am para tuluyan ng masaya si sir. Para pag nabuntis si ma'am Jenny, may aalagahan tayong baby dito. Nakangiting sambit ni Manang Jill. Habang nagkukwentuhan silang dalawa ay nakita nilang pababa na ng hagdan ang dalawa na magkahawak kamay. Nagtingin na naman habang nakangiti sina Mang Jill at Lynn. Manang, nakanda na po bang dinner? Tanong ni Luke sa kanila. Yes sir, sagot ni Manang Lynn. Agad naman nilang pinaghahain si Luke at Jenny ng pagkain. Habang kumakain sila ay panay asikaso ni Luke kay Jenny. First time ni Luke na magkaroon ng bisita sa kanyang bahay na babae. At si Jenny lang yon, wala nang iba. Pinangako niya noon sa kanyang sarili na kung maiuuhi man siyang babae ay walang iba kundi ang magiging asawa niya balang araw. At alam niyang si Jenny na ito at hindi na niya ito pakakawalan pa. Nahiya naman si Jenny kinamang Jill at Lynn dahil andoon lang ang maito sa di kalayuan sa kanilang dalawa. Matapos kumain ng dalawa ay pumunta muna sila sa may likod ng bahay ni Luke. Kahit gabi na ay kitang kita ni Jenny ang buong kagandahan ng bahay ni Luke. Punong-puno ito ng mga ilaw at may mga CCTV ring nakapalibot sa matataas na pader ng kanyang bahay. Ang gaganda ng mga halaman na nakapalibot sa may isang patio sa gilid ng pader na kayakap si Luke sa baywang ni Jenny habang naglalakad sila sa bakuran ng bahay nito. Masaya silang dalawa na nililibot ang buong bakuran ng bahay ni Luke. Andoon din ang isang malaking pool na ang ganda ng pagkadesenyo. Samantala, sa kabilang banda naman, isang masamang balita ang natanggap ni Leon ng gabing iyon. Halos napatayo siya sa masamang balita na kanyang nalaman mula sa kanyang tauhan. Halos maibagsak nito ang hawak-hawak na baso na may lamang alak. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Hindi makapaniwala si Leon sa kanyang nalaman. Napasuntok siya sa karap niyang table. Kailangan niyang alamin ang lahat na nangyari noon at kung kinakailangan nagaganti siya ay igaganti niya. Imbestigan niyo kung anong nangyari sa kanila noon. Utos ni Leon sa kanyang matawan. Sige po sir, sagot naman ito. Balitaan niyo ko agad. Kung anong makuha niyong balita, ani ni Leon. Masusunod po, sagot naman ang matawan ito. Sige bye. Bye na dahil may gagawin pa ako, ani ni Leon sa kapinatay nito ang linya. Samantala sa kabilang banda naman, nag-aagaw buhay pa rin si Divina. Nasa ospital, nakabantay si Purse sa di kalayuan ng emergency room dahil ayaw niyang magpahalata. Ayon sa nurse kanina, ay maraming dugo ang nawala sa babae at may malaking pinsala ito sa mukha kaya malabong mabuhay pa talaga ito. Isang himala na lang kung mabuhay pa ito. Narinig naman ni Purse na sabi ng mga pulis ay ang dahilan ng pagkadisgrasya nito ay sa kalasingan dahil nakainom ito habang nagmamaneho. Alam naman nilang walang kasalanan si Jenny sa nangyari. Samantala, sa kabilang banda naman, dahil sa guest room natulog si Jenny ay napasarap ang kanyang tulog. Nagising na si Luke. Pagbaba nito ay tinanong nito si Manang Lynn kung bumaba na ba si Jenny. Wala pa po akong nakita sir na bumaba na si Ma'am Jenny. Sagot naman ni Manang Lynn kay Luke. Okay, baka tulog pa siguro. Sagot naman ni Luke. Ipaghahanda ko na po ba kayo ng breakfast sir? Tanong nito sa binatang amo. Mamaya na po Manang Lynn, sabay na kami ni Jenny. Sagot naman ni Luke. Sige po sir. Sagot lang nito at tinuloy na nito ang ginagawa. Umakyat naman si Luke para tingnan si Jenny. Dahan-dahan itong binuksan ang pintuan. Mabuti at hindi ito nakalak.
Sarap na sarap pa ito sa pagtulog. Nilapitan ito ni Luke at pinagmasdan ang mukha ng girlfriend na mahimbing pang natutulog. Dahil naramdaman ni Jenny na may parang may nakatitig sa kanya, kaya dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Isang napakagwapong nilalang ang kanyang nakita. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ni Luke sabay dampi ng halik sa kanyang labi. Good morning too. Nakangiting sagot naman ni Jenny. Kung hinaanto ka pa, matulog ka muna. Malambing na wika ni Luke. Anong oras na ba? Tanong ni Jenny. Mag-alas 8 na. Nakangiting sagot ni Luke. Ha? Late na ako. Ani ni Jenny at agad itong bumangon. Ngunit, pinigilan siya ni Luke. Oops. Bakit ka nagmamadali? Kasama mo ako at ako ang boss. Kaya kahit anong oras tayo papasok, walang problema. Huwag kang magmamadali. Easy ka lang. Walang magagalit sa'yo. Malambing na saad ni Luke. Dahil ayaw na magsalita ni Jenny, niyakap na lang niya si Luke. Bilang pasasalamat ito dahil lagi itong nandyan para sa kanya at pinaparamdam talaga nito na mahal siya ng lalaki. Sige na, mauna ka na sa baba, maliligo lang ako. Tapos mag-ayos lang, bababa rin po ako, wika ni Jenny kay Luke. Sabay tayong maligo, hindi pa rin ako naliligo eh. Ani ni Luke. Luke, tigilan mo ako, ang aga-aga ha. Sabay kurot ni Jenny sa may tagiliran nito. Maganda nga sa umaga eh. Nakangiting sagot naman ni Luke. Lumabas ka na, maligo ka na doon sa room mo. Utos ni Jenny dito. Sabay na nga kasi tayo. Paglalambing ni Luke. Hindi nga pwede. Alalahanin mong may pasok pa tayo. Uwi ka ni Jenny. Papasok naman talaga tayo pero ngayon, sa'yo muna ako papasok. Sabay kindat ni Luke kay Jenny at binuhat na niya ito papunta sa banyo. Luke, bitawan mo nga ako. Pagpupumiglas ni Jenny ngunit, hindi siya binitawan ni Luke. Agad na sinara ni Luke ang pintuan ng banyo at binuksan ni Luke ang shower. At sabay silang naligo ni Jenny. Hinayaan nilang umagos ang maligamgam na tubig sa kanilang katawan. Magkahinang ang kanilang mga labi. Tanging lagaslas lang ng tubig ang saksi sa kanilang ginagawa. At muli na naman silang naglakbay sa kabilang kalawakan. Nag-online sabong na naman ang mga ito. Pagkatapos ay sabay na silang naligo. Nakadalawa ka na sa akin ha? Ani ni Jenny kay Luke. Gusto mo tatluin pa natin? Pagbibirong sabi ni Luke. Bahala ka sa buhay mo, mag-isa ka dyan. Ani ni Jenny. Sa kanya iniwan si Luke sa loob ng shower at nagmamadaling kumuha ng towel at lumabas nito. Nakarobe lang na lumabas si Luke sa room ni Jenny. Mabuti at walang tao at walang nakakakita sa kanya. Nagmamadali namang nag-aayos ng sarili si Jenny para bumaba na at kumain para pumasok na. Masyado na siyang late sa trabaho. Nahihiya siya baka kung ano ang masasabi ng kanyang mga ka-workmates sa kanya. Masarap at ang tulog mo, Ma'am Jenny. Nakangiting saad ni Manang Lane. Parehas kami, Manang Lin, masarap ang tulog at mas masarap ang gising, ani ni Luke, sa kasambahay, sabay kindat kay Jenny na nakakaloko. Sa inis ni Jenny, sinihipan niya si Luke, hindi naman ito nakita ng mga kasambahay dahil sa ilalim ito ng table habang kumakain sila. Alata ko nga po sir, ibang-ibang aura nyo. Mula noong andito si Ma'am Jenny, kinikilig na sagot ni Manang Lin. Kita mo na? Tanong ni Luke kay Jenny. Narinig ko, kumain na tayo at late na po ako. Ani ni Jenny. Sabay pinalakihan ng mata nito si Luke. Samantala, habang abala si Jenny sa kanyang mga gawain, ay nalaman nito mula kay Purse ang tungkol kay Divina. Malungkot siya para sa babae, pero wala siyang magagawa dahil wala naman siyang ginagawa dito. Siya ang unang nanakit sa kanya. Napailing lang si Jenny. Ipagdasal lang niya na sana gagaling pa ito. Samantala sa kabilang banda naman, ngayong nalaman ko ng lahat at umuwi na pala sila ng bansa, kaya kailangan ko na rin umuwi ng bansa para supresahin sila at guluhin ang mabuhay nila. Kung gaano kasakit ang iniwan nila sa akin ay iyon din ang gagawin ko sa kanila. Pagbabayaran nilang lahat ang ginawa nila sa amin. Gilid na sabi ng kinang kay Leon habang kausap nito sa linya. Relax lang po tita, gumagalaw na rin po ako dito. Ako nang bahala sa kanila. Ani ni Leon sa ginang. Hindi maaring hindi ako uuwi ng Pilipinas. Gusto ko makita silang nahihirapan. Wika ng ginang. Kung iyan po talaga ang gusto nyo tita, magsabi kayo sa akin kung kailan ang uwi ninyo at ipapasundo kayo sa airport. Anin ni Leon. Salamat Leon, makakaasa kang ikaw ang unang makakaalam pag uuwi na ako dyan. Sagot naman na ginang. Sige po, ihintayin ko ang tawag ninyo. Anin ni Leon, saka nang paalam ng ginang tito. Samantala, habang nag-iisip si Leon kung paano niya malaman ang pangalan ng babaeng nakita nito sa club noon na nakaaway ni Divina, gusto niya mabuhay si Divina para tanungin dito kung sino ang babaeng yon. Parang ang lakas ng kutob niyang may kaugnayan sa kanya ang babae, ngunit malabo na atang may tanong pa niya ito kay Divina dahil nag-aagaw buhay na ito dahil sa tinimun nito sa nangyari sa kanya.
Samantala sa kabilang banda naman, pinaimbestiga ni Locke kung anong negosyo ng asawa ni Rebecca dito sa bansa. Dahil alam niya ang gagawa ito ng paraan para pabagsakin siya nito, alam niyang magaling ito sa palihim na galawan at iyon ay kanyang paghahandaan. Bago pa siya nito maunahan, naisipan niyang tawagan si Rebecca para kamustahin sila mag-ina. "Hello, kamusta kayo?" tanong ni Locke agad kay Rebecca. "Okay lang naman kami," sagot nito kay Locke. "Wala ka bang ibang napapansin sa paligid ninyo?" tanong ni Locke. "Wala naman," sagot naman ito. "Mabuti naman kung ganon. Dadaan kami mamaya ni Jenny dyan para dalawin kayo," ani ni Locke. "Ay, sa wakas naman, salamat. At dadalaw din kayo. Dito na kayo mag-dinner ni Jenny. Ipaghahanda ko kayo," ani Rebecca. "Sige, sasabihin ko kay Jenny. Salamat," ani ni Locke. "Sige, see you later," ani Rebecca at nagpaalam na ito. Samantala sa kabilang banda naman, nagulat naman si Jenny na biglang pumasok si Locke sa kanyang opisina at sabay yakap sa kanyang likuran. "Don't tell me, mismo na naman ako?" pagbibirong tanong ni Jenny. "Bakit bawal?" pagtatampong tanong ni Locke. "Locke naman, tigilan mo ako, bakit ka nga pala nandito? Hindi pa uwian na?" tanong ni Jenny dito. "Tumawa ko kanina kay Rebecca, sabi ko, dadalawin natin sila mamaya. At sabi niya, doon na raw tayo mag-dinner sa kanila," sabi ni Locke. "Okay, sige, namiss ko na rin ang baby niya," sang-ayon ni Jenny. "Soon, tayo naman na magkakaroon ng baby," ani ni Locke sabay himas sa tiyan ni Jenny. "Tigilan mo ako, bumalik ka na sa opisina mo para makapagtrabaho na po ako," ani ni Jenny. "Wala man lang goodbye kiss," ani ni Locke sabay lapit nito ang pisngi kay Jenny. Hinalikan naman ni Jenny para umalis na ito. "Okay na po ba?" nakangiting tanong ni Jenny. "Yes, ma'am," sabay alis na nito at bumalik nito sa kanyang opisina. Pagkatapos ng kanilang trabaho, habang nasa daan sila Locke at Jenny, kasama nila ang kanilang bodyguard, ay palingon-lingon pa rin si Locke sa kanilang paligid para nasisigurado nilang walang nakasunod sa kanila. Dahil papunta sila kina Rebecca, ayaw niyang malaman ng asawa nito kung saan ito nakatira ngayon. Hanggang sa narating nila ang building kung saan sila Rebecca. Agad na umakyat sina Locke at Jenny sa room nila. May mga guards sa labas ng condo ni Rebecca. Gaya ng sinabi ni Locke kay Second, napabantayan ito. "Hi," bati ni Rebecca kay Locke at Jenny nang buksan niya ito ng pinto. At agad din itong sinara ang pinto pagkapasok nila. "Hello," bati naman ni Jenny. "Maupo muna kayo, malapit ko nang matapos ang pagluluto," ani ni Rebecca. "Kailangan mo ng tulong?" tanong naman ni Jenny. "No, okay lang, malapit ko na rin matapos ito," sagot naman ni Rebecca kay Jenny. Tumango lang si Jenny at nilapitan sina Locke at ang baby. Nilalaro ni Locke ang baby. Pinagmasda naman ni Jenny sina Locke at pamangkin nito, na noon ang bungakala niya ay anak niya ito. Lumapit siya dito at nakikipaglaro na rin sa mag-uncle. Habang nagluluto naman si Rebecca ay nakatanggap ito ng tawag na hindi niya kilalang numero. Kaya sinagot na lang niya ito. Nagulat sina Locke at Jenny na biglang nahulog ang takip ng kaldero na hawak ni Rebecca at ang cellphone nito ay bigla niya itong naibato. Nagtingin na naman sina Locke at Jenny. "No," sigaw na Rebecca sabay takip sa kanyang tenga. Dahil sa gulat nila Locke at Jenny sa nakita nila kay Rebecca ay agad pinahawak ni Locke kay Jenny ang bata at nilapitan nito si Rebecca. "Bakit, anong nangyari?" pag-aalala ng tanong ni Locke dito. "Locke, nasa bansa na siya," ani ni Rebecca. Kinuha ni Locke ang cellphone ni Rebecca at tiningnan nito ang caller at may mensahe pa ito na hindi pa nababasa ni Rebecca. "Halika, umupo ka muna," ani ni Locke at inalayan ito para umupo. "Kukunin ko ang number mo. Papalitan ko ang number mo para hindi ka na niya matawagan pa. Alam kong sinundan ka niya dito, kaya ako nagdagdag ng mga bantay mo para masisiguradong ligtas kayo ni baby." Mahabang paliwanag ni Locke. "Salamat, Locke," ani ni Rebecca. "Huwag kang mag-alala. Pinapangako kong hindi ka niya masasaktan pa," ani ni Locke. "Ayaw ko na bumalik pa sa kanya," umiiyak na sambit ni Rebecca. "Hindi ako papayag na kukunin ka niya sa amin ulit. Basta sundin mo lahat ng bilin ko sa'yo. Kapag may number pa na tatawag sa'yo, i-block mo kagad at huwag na huwag mong sasagutin maliban sa mga number na isave ko sa card mo," bili ni Locke. "Salamat, basta mag-ingat rin kayo," ani ni Rebecca dahil alam niya kung gaano katarantado ang kanyang asawa. "Huwag kang mag-alala sa amin, kaya namin ang sarili namin. Basta sa ngayon, mag-iingat ka palagi. Tawagan mo ako agad o sino man sa amin basta may kailangan ka," bilin ulit ni Locke. Tinawagan ni Locke si Purse na bumili ng ibang SIM card na nakaregister sa name ni Locke para hindi matrace si Rebecca ng basta-basta. "Sige sir, masusunod," sagot naman ni Purse. "Dalhin mo agad dito," utos ni Locke. "Sige boss," sagot lang nito. Para makakain na sila,
ay si Jenny na lang ang naghanda ng kanilang dinner para makakain na sila. Naawa siya kay Rebecca sa kalagayan nito ngayon. Hindi man lang nito ma-enjoy ang buhay niya. Mas bata si Rebecca kaysa sa kanya. Naawa siya rito at sa anak nito. Napakalit pa nito para maranasan ang ganitong pangyari. Halina kayo, kumain na muna tayo. At mamaya na tayo ulit mag-usap, ani ni Jenny. Let's go. Ayaw naman ni Luke kay Rebecca na sobrang pag-aalala pa rin. Tahimik sila habang kumakain. Ayaw munang magbukas ng usapan tungkol doon si Luke. Habang kumakain sila, ayaw niyang mag-alala lalo si Rebecca. Naawa rin siya sa kapatid. Kahit bago pa lang silang nagkakilala nito, ay napalapit na rin ito sa kanya. Kadugo pa rin niya ito kahit anong mangyari hanggat kaya niyang protektahan ito ay gagawin niya. Matapos silang kumain, ay tinulungan ni Jenny ito na magligpit habang hawak naman ni Luke ang bata. Habang nagliligpit naman, sila Jenny ay kinakausap niya si Rebecca para gumana ang loob nito. At huwag na siya masyadong mag-alala. Minsan kapag gusto mo ng kausap, tawagan mo lang ako. Nakangiting sabi ni Jenny dito. Dahil walang kaibigan ang babae dito. Salamat, salamat dahil lagi kayong andyan ni Luke. Para sa akin, sagot naman ni Rebecca. Isipin mo lang lagi na hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami lagi. Ani ni Jenny. Tumangaw lang ito at ngumiti ka Jenny. Bilang pagsang-ayon ito sa sinabi ni Jenny. Kung may gagawin ka, gawin mo muna habang andito pa kami ni Jenny. Kami muna magbabantay kay baby. Habang wala pa si Purse na magdadala sa inutos ko. Ani ni Luke kay Rebecca. Sige, maliligo lang ako. Ani Rebecca at agad nitong pumasok sa loob ng kanilang room. Luke, bakit hindi mo bigyan na makakasama si Rebecca dito? Para naman may makakausap siya. Alam kong nararamdaman niya ngayon. Ani ni Jenny kay Luke. Iyan din iniisip ko. Kaya kakausapin ko ang isa sa mga kasambay ko na samahan dito si Rebecca. Sabi naman ni Luke. Tama, para kahit papaano kapag may kasama siya, may nakakausap siya. Ani ni Jenny. Habang pinapatulog nito ang bata, mamaya pag uwi natin, kakausapin ko para bukas ipapatid ko dito. Sagot naman ni Luke. May nag-doorbell naman kaya alam ni Luke na si Purse na ito. At hindi nga siya nagkakamali. Dala na nito ang kanyang pinabili dito at umalis na rin ito. Agad na pinalitan ni Luke ang number ni Rebecca. At mga number lang nila ang nakasave sa phone ni Rebecca. Pagkatapos naligo ni Rebecca ay lumabas na ito. Ito na phone mo. Basta lahat ng bilin ko sa'yo, sundin mo. Bukas ipapadala ko dito ang isa sa mga kasambay ko para may kasama ka dito. Ani ni Luke. Thank you Luke. Pasasalamat na Rebecca dito. Walang anuman. Sige mauna na kami. Gabi na rin. Basta relax ka lang dito. Hindi kita hayaang masaktan pa ulit. Sabi ni Luke dito. Sige aalis na kami. Basta tawagan mo lang ako ah. Pili naman ni Jenny at lumabas na sila ni Luke. Bago pa sila umalis ay binili ni Luke ang mabantay nila Rebecca sa labas. Saka sila tuluyang umalis ni Jenny. Samantala sa kabilang banda naman, dahil pang gabi nag-duty si Lisa at ngayon lang siya pumasok dahil nag-day off siya ng dalawang araw, ay pinayagan naman siya ni Dr. Harold. Abang nag-round sila ni Harold ay biglang tinawag si Dr. Harold dahil may emergency sa ICU. Agad namang tumakbo si Dr. Harold sa ICU at sumunod naman si Lisa dito. Nakita nitong nag-aagaw buhay ng pasyente, ilang doktor na rin ang sumubok na isalba ang buhay nito. Sinubukan na rin Dr. Harold na gawin ang lahat ngunit wala na talaga, bumigay na ito. Lumabas si Lisa dahil hindi niya kayang may nakitang ganoon. Halos naninikip ang kanyang dibdib sa ganung pangyari. Paglabas ni Harold, nakita nitong nahihirapan sa paghinga si Lisa kaya agad niya itong nilapitan. Bakit, anong nangyari sa'yo? Sabay alalay kay Lisa, papunta sa nurse quarter. Sinabi naman ni Lisa kung bakit siya nagkakaganon. Yun talaga ang kainaan niya na dapat niyang maalis dahil nagtratrabaho siya sa ospital. Dapat lakasan niya ang kanyang loob kapag may ganong pangyari. Sorry doc, babaguhin ko ang ugali kong ito. Ani ni Lisa, lahat tayo may kahinaan pero dapat sa trabaho natin ito, dapat malakas ang loob at sigmura natin. Sabi naman ni Dr. Harold kay Lisa. Tumungo lang ito sa sinabi ni Dr. Harold. Sige, magpahinga ka muna. Kapag kumalma ka na, balikan mo ako. Bili ni Harold dito. Saka iniwan na nito si Lisa at kung ano pa ang susunod na mangyari, ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay atin nga nasaksiyan na binisita nga nila Jenny at Luke itong si Rebecca at agad naman silang pinagbuksan ni Rebecca at pinagluto pa ito. At
Pagkatapos nun ay nagkatsikahan naman ito. Nang mapansin ni Jenny na nag-iisa lang itong si Rebecca ay nagsuggest ito kay Luke na baka pwedeng isa sa mga katulong nito ay maging kasama ni Rebecca. At sa mga ayaw naman itong si Luke at dahil nasa panganib pa itong si Jenny ay nagdesisyon itong si Luke na sa bahay muna niya patitirahin itong si Jenny. Kaya naman masayang-masayang dalawa dahil muli na naman silang magkasama sa isang bahay. Lalo na itong si Manang Del at Manang Lin ay masayang-masaya sila para kay Luke. Samantala, ito namang si Lisa ay hindi nga ito sanay. Pag nakakita ng mga pasyenteng nag-aagaw buhay, naninikip ang kanyang dibdib. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Sabay alalay kay Lisa, papunta sa nurse quarter. Sinabi naman ni Lisa kung bakit siya nagkakaganon. Iyon talaga ang kahinaan niya na dapat niyang maalis dahil nagtratrabaho siya sa ospital. Dapat lakasan niya ang kanyang loob kapag may ganong pangyari. Sorry Doc, babaguhin ko ang ugali kong ito, ani ni Lisa. Lahat tayo may kahinaan pero dapat sa trabaho natin ito, dapat malakas ang loob at sigmura natin. Sabi naman ni Dr. Harold kay Lisa. Tumango lang ito sa sinabi ni Dr. Harold. Sige, magpahinga ka muna. Kapag kumalma ka na, balikan mo ako. Bili ni Harold dito saka iniwan na nito si Lisa. Samantala sa kabilang banda naman, pagdating nila Luke sa bahay nito ay agad itong kinausap ang isang kasambahay niya. Nasamahan muna ang kanyang kapatid sa kondo nito at agad din namang pumayag ito. Sinabi na rin itong bukas ay ipapatid siya doon sa kondo. Nauna naman si Jenny sa kanyang room para makapag-shower na ito dahil gabi na rin. Samantala sa kabilang banda naman, galit naman si Leon sa nangyari. Ibinato nito ang hawak na baso sa pader ng kanyang room. Magkikita rin tayo balang araw. Maliit lang ang mundo, sambit ni Leon. Kinabukasan ay mas maagang nagising si Jenny kaysa kay Luke. Kaya naisipan itong ipaghanda ng breakfast si Luke habang tulog pa ito. Good morning ma'am. Bati ni Manang Jel kay Jenny na makita nitong papasok ito ng kusina. Good morning din po Manang. Nakangiting sagot nito sa matanda. Ma'am, ipaghanda ako na po kayo ng breakfast nyo. Tanong nito kay Jenny. Hindi na po. Manang, ako na po ang maghahanda sa breakfast namin ni Luke habang tulog pa siya. Sigot naman ni Jenny. Sige po ma'am, nakangiting sagot ni Manang Jill dahil ngayon ito na naghahanda ng pagkain ng kanilang boss. Samantala, sinilip naman ni Luke kung tulog pa si Jenny ngunit wala ito sa kanyang room. Kaya bumaba na lang siya habang pababa ng hagdan si Luke ay amoy na amoy niya ang kanyang paboritong ulam sa umaga. Nagmamadali siyang pumasok sa kusina. Napangiti siyang nakita nito si Jenny ang nagluluto at naghahanda ng kanilang almusal. Nilapitan niya ito at niyakap niya ito sa likod habang nagluluto ito. Good morning. Bati ito sabay halik sa pisngi ni Jenny. Good morning too. Gutom ka na ba? Malapit na itong matapos, ani ni Jenny. Nope, makita lang kita, busog na ako. Malambing na sagot nito kay Jenny. Walang kasingsayang nararamdaman ni Luke. Sana ganito sila araw-araw na maghahanda sa kanya ng almusal. At wala na siyang ihilingin kundi si Jenny na yon at wala ng iba. Natapos din ni Jenny maganda ng kanilang almusal kaya kumain na sila. Sarap na sarap si Luke sa inihanda sa kanya ni Jenny. Pagkatapos nilang kumain ay napagpasyahan nilang mag-swimming muna. Dahil Sabado kaya wala silang pasok pero may inuwi silang parehas ng mga papers na kanilang gagawin. Mamaya naman ay plano nilang ipag-shopping si Rebecca at ang anak nito ng mga gamit nila. Dahil hindi pa sila pwedeng lumabas hanggat maaari. Para mamaya madalaw nila ulit ang mga ito. Masaya silang naliligo sa pool para silang mga bata na naghahabulan. Magaling lumangoy si Luke kaysa kay Jenny. Kaya lagi itong nahuhuli. Tinuruan siya ni Luke kung paano lumangoy hanggang sa napagod silang dalawa ay napapa siyang umahon na at gawin na muna ang kanilang mga inuwing papers bago sila alis mamaya. Pagkatapos naligo ni Jenny at nagbisa taas ay pinatuyo muna nito ang kanyang buhok bago pumunta sa library. Alam niyang nandoon na si Luke. Hindi nga siya nagkakamali. Nauna na ito sa kanya doon. Ani ni Luke na makita nito si Jenny na papasok. Thanks. Sagot naman ni Jenny. Magkaharap silang dalawa sa isang table na andoon. Binuksan ni Luke ang kurtina para makita nila ang magandang tanawin sa labas. Habang inaayos ni Jenny ang mga papers na nasa kanyang harapan, nasagi ang kanyang mata sa tabi ng papers ni Luke. Isang larawan na parang nakita na niya ito. Kinuha niya ito at tiningnan. At hindi nga siya nagkamali. Sino ito? Punot noong tanong ni Jenny kay Luke. Bakit? Kilala mo? Balik tanong ni Luke. Sagutin mo muna ako, sino ito? Sabay taas ni Jenny sa isang picture. Siya ang asawa ni Rebecca. Nagulat naman si Jenny sa sinabi ni Luke sa kanya. Ha? Sigurado ka? Gulat pa rin tanong ni Jenny kay Luke. Oo, siya ang asawa ni Rebecca. At ama ng kanilang anak.
Sabi ulit ni Locke. Siya nga, ano sambit ni Jenny? Kilala mo siya? Punot noong tanong ni Locke, siya ang nagligtas sa akin mula kay Divina sa club noon na pinunta namin. Kung wala siya, baka sa ulo ko nabasag ang boteng hawak ni Divina. Mahabang wika nito. Jenny, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Napatayo pa si Locke sa sinabi ni Jenny. Hindi ko rin alam na siya ang asawa ni Rebecca. Sagot naman ni Jenny. Ngayon alam na, please, kapag nakita mo siya ulit, magkunwari kang walang alam at hindi mo siya kilala. Alam kong ugali ni Leon, ani ni Locke, kung alam ko lang na siyang asawa ni Rebecca, noon pa man ay sinabi ko na sa'yo, ani ni Jenny. Ngayon, pag magkita kayo, sasabihin nun kapag nakita kayo muli ay may utang na loob ko sa kanya. Talagang nasa bansa na nga talaga ang hayop na yon, ani ni Locke. Kailangan natin mag-ingat. Nung nakita ko siya ay marami siyang mga tauan na kasama, ani ni Jenny. Mabuti nilang at sa labas kita nabutan noon. Kung hindi baka nakita na kami at malaman pa niyang may koneksyon tayo. Ayaw kong madamay ka sa away namin, ani ni Locke. Locke, please lang, hanggat kaya mong iwasan ang asawa ni Rebecca, iwasan mo. Ayaw kong may mangyari sa iyong masama. Ayaw kong maulit pa ang nangyari sa iyo noon. Baka hindi ko kakayanin. Wika ni Jenny kay Locke, huwag kang mag-alala, gagawin kong lahat ng mga sinabi mo. Ani ni Locke at niyakap nito si Jenny. Alam niyang nag-aalala ito sa kanya at ayaw din niyang madama ito sa alita nila ni Leon. Samantala, sa kabilang banda naman, kahit saan ka pa magtatago, Rebecca, mahanap rin kita at isisigurado kong babalik ka rin sa akin at ang anak natin. Galit na bigkas ni Leon habang nasa opisina ito. Malaki ang share niya sa isang kilalang kumpanya sa bansa, kaya rin ito umuwi ng bansa. Nalaman din ito na ang kumpanya ni Locke ay isa rin sa nangunguna sa bansa na may mga branch sa iba't ibang lugar, kaya nasisiguro niyang isang araw magkakaharap ulit sila ni Locke. At ang pagharap nilang iyon ay paghahandaan niya. Alam niyang magaling at tuso rin si Locke. Mas kilala at mas mayaman si Locke kumpara sa kanya, kaya alam niyang kayang-kaya siyang pabagsakin ni Locke. Samantala, sa kabilang banda naman, pagkatapos nila Locke at Jenny sa kanilang ginagawa ay lumabas na sila para bilhan ng mga kailangan sina Rebecca, lalo ng bata. Habang nasa department store sina Locke at Jenny kasama ang mga tauhan ni Locke, masaya silang namimili ng mga gamit ng baby ni Rebecca, mga vitamins at gatas, damit at laruan ng bata. Ayaw ni Locke na magkasakit ulit ang pamangkin. Matapos nilang mamili ay pinatid muna ni Locke sa sasakyan ang kanilang mga pinamili, saka sila hanap na makakain nila at mag-take out na rin sila ng pagkain para kina Rebecca, kasi mag-lunch pa naman, kaya tawagan niya ito na huwag na magluto ng pagkain nila at bibili na lang sila. Samantala, sa kabilang banda naman, mag-abang kayo sa labas ng building ng mga De La Vega at bantayan niyo ang bawat galaw ni Locke. Tingnan niyo kung may makukuha kayong impormasyon tungkol sa asawa ko. Di alam kong tinatago nito ang mag-ina ko. Utos na Leon sa matawa nito. Masusunod, boss, sagot naman ang tauhan nito. Huwag na huwag kayong magpapalata, kung hindi, malalagot kayo sa akin. Saad ni Leon sa mga tauhan nito. Samantala, sa kabilang banda naman, masayang nilalaro nila Locke at Jenny ang anak ni Rebecca habang kumakain pa ito ng kanilang dalang pagkain. Ang cute talaga ni baby, sabi ni Jenny kay Locke. Mas cute ang magiging baby natin, sagot naman ni Locke. Kahit kailan, ang dami mo talagang alam, ani ni Jenny. Maniwala ka sa akin, maganda ang ina at gwapong ama, di ba? Kaya siguradong mas cute talaga. Nakangiting saad ni Locke kay Jenny. Gusto na rin talaga nitong magka-baby na sila ni Jenny, pero bago pa mangyari yon ay pinagpaplanuhan na nitong mag-propose kay Jenny. At iyon ay kanyang gagawin sa lalong madaling panahon para makasama niya ito araw-araw at lagi nitong makikita araw-araw. Oo na, maniwala na. Sang-ayon ni Jenny kay Locke. Kaya dapat bilisan na natin para may kalaro na si baby, ani ni Locke sabay kindat kay Jenny. Locke, tumigil ka nga, ani ni Jenny, dahil nahiya siyang may makarinig sa usapan nilang dalawa. Samantala, gabi na nang makauwi si na Locke at Jenny galing kina Rebecca. Dahil Sunday bukas, kaya napagpasyahan lang dalawa na mamasyal silang dalawa sa Tagaytay para maiba naman ang kanilang paligid. Maagang nagpahinga si Jenny habang si Locke ay nasa library pa ito at may inaayos pang mga papers. At may mga kausap din ito, walang iba kundi si Maxine. Sinabi nito ang kanyang problema ang kakaharapin ngayong umuwi ng asawa ni Rebecca sa bansa, at sinabi rin nito na nasa pamamahay niya itong si Jenny. Good, at andyan si Jenny. Luke, please lang, alagaan mo si Jenny, parang tunay na kapatid na ang turing ko sa kanya. Ayaw ko mapahamak siya. Ipagkakatiwala ko sa sayo at yan ay aasahan ko, mahabang sabi ni Maxine kay Luke. Gagawin ko ang lahat, maprotektahan at maalagaan ko siya. Alam mo kung gaano ko kamahal si Jenny,
Sagot naman ni Luke. Alam ko kaya may tiwala ako sa'yo at panatag ng loob ko na nasa sa'yo si Jenny. And one thing Luke, wala ka bang balak na mag-propose na kay Jenny? Seryosong tanong ni Maxine, gusto niyang maging safe na talaga si Jenny na kasama si Luke. Mabuti at tumawag ka dahil iyan ang binabala ko at hindi ko alam kung paano, anay ni Luke. Nasa sa iyo na yan at alam kung kaya mo yan, anay ni Maxine. Ayan ka na naman eh, anay ni Luke sa pinsan. Basta dalian mo para makapagbakasyon kami ulit sa Pilipinas. Miss ka na ni Micaela. Sinabi ko na rin kay Dave na magbabakasyon kami dyan. Kaso medyo busy pa siya sa mga negosyo namin, anay ni Maxine kay Luke. Basta babalitaan kita kagad kapag naayos ko ng lahat, sabi naman ni Luke kay Maxine. Good yan, bukas may flight kami ni Dave papuntang Paris dahil may meeting kaming dalawa doon, anay ni Maxine. Sige, mag-iingat kayo palagi dyan. Matutulog na rin ako, may lakad kami bukas ni Jenny, anay ni Luke at nagpaalam na ito kay Maxine. Tininan muna ni Luke kung tulog na si Jenny. Napangiti na lang siya na makitang mahimbing na ang tulog nito na nakayakap sa unan. Kinumutan niya ito saka humalik sa noon ito at dahan-dahan na itong lumabas para makatulog na rin at may lakad pa sila bukas. Kinabukasan, maagang nagising sina Jenny at Luke dahil may pupuntahan silang dalawa at balak nilang magsimba muna bago sila gumala. Kasama nila si First at Second, hindi na nagdala pa ng ibang tauhan si Luke. Pinag-day off muna niya mga ito. Si First ang naging driver nila papunta. Alam na nila First at Second ang tungkol kay Jenny at sa kanilang boss dahil sinabi na ito ni Luke sa kanila. Tahimik lang kanilang biyahe hanggang sa nakarating sila sa simbahan at nauna nang pumasok sina Luke at Jenny. Tinagahanap pa ng maparkingan sina First at Second. Masayang magkahawak kamay sina Luke at Jenny. Papasok ng simbahan, hiling lang dalawa na sana ganoon na lang lagi at wala ng problema pang darating sa kanila. Samantala sa kabilang banda naman, habang nasa airport na sina Maxine at Dave, naghihintay sa kanilang flight, ay may nakita si Maxine at hindi ito nagkakamali. Tinanong niya si Dave kung tama ba ang kanyang nakikita sa mga oras na iyon at kinumpirma nga ni Dave na tama si Maxine. Dali-dali nitong kinuha ang kanyang phone at tinawagan ito si Luke para ipalam dito ang kanyang nakita. Samantala sa kabilang banda naman, masaya naman sina Luke at Jenny sa pamamasyal na biglang nag-ring ang phone ni Luke. Nang tingnan niya ito kung sino ay walang iba kundi si Maxine. Kaya agad niya itong sinagot. Ha? Sigurado ka na siya ang iyong nakita? Tanong ni Luke kay Maxine. Oo, nakita namin ni Dave. Ang buong kala ko ay hindi na siya makasurvive sa nangyari. Pero buhay na buhay siya. Ani ni Maxine. Hindi maaari, ani ni Luke. Hindi ito maaari, sambit ulit ni Luke. Mag-iingat ka Luke, ani ni Maxine sa pinsan. Salamat sa balita, mabuti at nalaman ko ng maaga. Ani ni Luke. Tama, para alam mo ang iyong gagawin kung magkita man kayo dyan. Ani ni Maxine, ako nang bahala. Ani ni Luke. Sige na, alis na kami, tatawagan kita pag nakarating na kami ni Dave sa pupunta namin. Ani ni Maxine. Sige, mag-ingat kayo. Bili ni Luke at pinatay na nito ang linya. Sinong kausap mo? Tanong ni Jenny. Si Maxine, may sinabi lang. Flight nila ngayon, may meeting sila sa ibang bansa. Sagot ni Luke kay Jenny. Ayaw mo niyang sabihin dito ang sinabi ni Maxine sa kanya. Saka niya sasabihin dito. Ah, kamusta na pala sila? Tanong ni Jenny. Okay lang naman, kapag matapos na nila ang kanilang mga kailangan gawin, balak nilang magbakasyon dito. Sagot naman ni Luke. Mabuti naman kung ganun, miss ko na rin sila. Ani ni Jenny dahil matagal na rin niyang hindi nakakausap si Maxine at nakikita. Let's go, mamasyal na tayo. Maganda ang panahon ngayon, kaya magandang mamasyal. Aya ni Luke kay Jenny. Tara, sagot ni Jenny. Sabay hawak sa braso ni Luke habang naglalakad silang dalawa. Marami silang napuntahan ng araw na yon. Medyo pagod din silang dalawa. Namili rin sila ng mga iuuwi nila para sa mga kasambahay ni Luke. Habang papauwi na sila ay nakatulog si Jenny dahil na rin sa pagod niya kanina sa pamamasyal. Inayaan lang ni Luke na makatulog ito. Iniisip pa rin ni Luke ang sinabi ni Maxine sa kanya. Parang hindi talaga siya tantanan ng tadhana. Parang kakambal na yata niya ang mga masasamang tao sa paligid. Medyo madilim na nang makarating sila sa bahay ni Luke. Inauwi na niya sina First at Second para makapagpahinga naman ito. Binuhat niya si Jenny papasok sa room nito dahil mimbing pa rin ang tulog nito. Ayaw niyang gisingin ito. Tinanggal lang nito ang suot na shoes ni Jenny. Sa kanan niya ito pinahiga ng maayos sa bed nito. Dahan-dahang lumabas si Luke at pumunta ito sa kanyang room para makaligo. Katapos ni Luke niligo ay tinawagan nito si Titus at may kinumpirma lang ito sa kaibigan. At tama nga si Maxine. Walang duda, siya nga ang nakita nito sa airport. Sinabi nito kay Titus ang nakita at sinabi nito sa kanya.
Mas lalong nagulat at natakot si Titus sa sinabi ni Luke sa kanya. Sure ka? Tanong nito sa kaibigan. Yes, si Maxine mismo nagsabi sa akin. Pero malaki na ang pinagbago nito, ani ni Luke. Kailangan nating malaman ang kanilang mga plano. Ani ni Titus kay Luke, iyan ngang iniisip ko para alam natin ang gagawin natin. Ani ni Luke, iyan ngang iniisip ko. Sagot naman ni Titus, magkikita tayo bukas para sa mga plano natin. Ani ni Luke, sige para mapag-usapan natin lahat. Sagot naman ni Titus at nagpaalam na si Luke. Samantala, nagising na si Jenny. Nagulat na lang siya na nasa bed na siya. Pagod at talagang mahimbing ang tulog niya. Kaya hindi na niya naramdaman na binuhat pala siya ni Luke. Naligo muna siya bago niya puntahan si Luke para magpaalam dito na uuwi na siya sa kanyang kondo. Dahil tahimik ng balita tungkol kay Divina. Hindi naman pwedeng tumira siya dito kay Luke. Babae siya at nakakaya. Kahit pa sabihing ma-boyfriend sila, hindi pa rin kaaya-ayang tingnan. Lawyer siya kaya alam niya ang tama at mali. Nabutan niyang may ginagawa si Luke sa library kaya umupo siya sa may sopa at kumuha ng isang libro na andoon at nagbasa muna siya. Ayaw niyang abalahin ito sa ginagawa. Samantala, sa kabilang banda naman, ngayon lang nalaman ni Lisa na may nangyaring masama kay Divina. Natandaan niya ito nung nagpunta sila sa beach. Nung sinama siya ni Jenny, ito yung nakaaway nito noon. Hindi si Dr. Harold ang may hawak sa pasyente kaya hindi niya alam ito. Based sa kalagayan nito ay parang mahirapan na talagang makasurvive pa. Ibalita na lang niya kay Jenny kapag nagkita sila. Medyo matagal na rin niya itong hindi nakikita dahil lagi siyang busy sa work. Dadalawin na lang niya ito kapag makaluwang-luwang siya ng schedule. Samantala sa kabilang banda naman, pagkatapos ni Luke sa kanyang ginagawa ay saka lang niya napansin na andoon pala sa loob si Jenny. Nilapitan niya ito habang nagbabasa at ginakawa niya ito ng halik sa pisngi. Nagulat naman si Jenny sa ginawa nito. Kanina ka pa rito? Tanong ni Luke. Medyo, sagot naman ni Jenny. Bakit hindi ka nagsasalita? Tanong ni Luke. Busy ka kaya hindi na kita inabala pa? Sagot naman ni Jenny. Sabi ko naman sa'yo, may time ako sa'yo palagi. Ani ni Luke. Basta may ginagawa ka at tungkol sa work, willing akong maghintay. Wika ni Jenny. Kahit na. Sagot naman ni Luke. Nga pala Luke, bukas babalik na ako sa kondo. Ani ni Jenny. Ha? Bakit? Ayaw mo na ba rito? Tanong ni Luke. Hindi sa ayaw ko, gusto ko umuwi na doon dahil tahimik naman ang kaso tungkol kay Divina at wala naman talaga akong kasalanan. Ani ni Jenny. Pero pwede ka naman dito. Ani ni Luke. Luke, alam kong mag-boyfriend tayo pero pangit pa rin tingnan na dito ako nakatira. Lagi naman tayo nakikita at magkasama sa opisina. Ani ni Jenny. Okay sige, papayag na ako basta lagi kang mag-iingat at saka kung ano mang mangyari kahit anong oras, tawagan mo ko agad. Bili ni Luke. Oo, makakaasa ka. Nakangiting sagot ni Jenny kay Luke para hindi na ito mag-alala ng sobra sa kanya. Samantala sa kabilang banda naman, dahil naisipan ni Leon na dalawin si Divina sa mga oras na yon, kaya nagpa siya siyang punta nito sa ospital kung saan ito naka-admit ngayon. Dahil balita niya, sa mga tauhan niya ay malabo na itong makasurvive pa. Kaya habang buhay pa ito ay dadalawin na niya. Agad niyang tinawagan ang kanyang driver para pumunta sila sa ospital. Samantala sa kabilang banda naman, dahil busy na naman si Lisa kaya lagi na lang siyang nagmamadali. Hiling talaga niya ay hindi siya magkakamali sa ginagawa. Dahil baka ma-zero points na siya kay Dr. Harold sa kanyang katangahan. Lisa, akin ang record ng room 202. Anin Dr. Harold? Habang naglalakad sila pumutang room. Kung saan may titingnan si Dr. Harold, tingnan naman ni Jenny ang sinabi ni Dr. Harold. At napatampal siya sa kanyang no dahil hindi nito nadala. Dok, saglit lang po, naiwan ko, babalikan ko lang po. Ani ni Lisa sabay takbo nito sa nurse station para kunin ang sinabi ni Dr. Harold sa kanyang pagmamadali ay isang malaking katawan ang kanyang nabangga at naitapon lahat ng kanyang dala. Sorry, ani ni Lisa habang pinupulot nito ang mga dalang nagkalat. Tinulungan siya ng lalaki na magpulot. Lisa? Leon? Sabay sambit nilang dalawa na makita nilang isa't isa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lisa. Ikaw dapat ang tatanungin ko kung anong ginagawa mo dito. Tanong ni Leon kay Lisa. Dito ako nagtatrabaho. Nautal na sagot ni Lisa. Kailan pa? Punot noong tanong ni Leon. Magdadalawang buwan na. Sagot naman ni Lisa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Leon. No need. Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Taas noong sabi ni Lisa. Kailan ka pa marunong sumagot na ganyan sa akin? Tanong ni Leon kay Lisa. Wala tayong dapat pag-usapan pa dahil may ginagawa ko at busy ako. Ani ni Lisa at iniwan nito si Leon. Nagmamadali naman si Lisa na kunin ang kanyang sadya para balikan nito si Dr. Harold.
Tiyak na naghihintay na iyon sa kanya. Ano kaya ang sunod na mangyayari? Ano kaya ang ugnayan ni Lisa at ni Leon? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay muling ang nakita nila Maxine at Dave ang isang tao na may malaking epekto sa kanilang buhay.